Barangay Love Stories. Pagbabago. Minsan mahirap itong gawin pero kadalasan ay kinakailangan nating ibahin ang takbo ng buhay natin para sa ating kapakanan. May mga pagkakataon na kailangan nating baguhin ang pamumuhay natin para sa kabubuti ng ating sarili. Ikaw kapuso, para kanino ang pagbabagong ginawa mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng katulad kong araw-araw na nakatutok sa Barangay Love Stories. Magandang araw din po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga taong nasa likod ng inyong programa. Ako po si Rosalie, 28 years old at sales girl sa isang mobile phone store dito po sa Catanduanes. At aminin ko po sa inyo na bata pa lamang ako ay hindi na naging maganda ang trato ng kapalaran sa akin. Sa murang edad ay naranasan ko na kaagad ang mapanglait na mundo. Tuwing inaalala ko nga po ang kabataan ko ay puro mapapait na alaala ang bumabalik sa aking isipan. Mga bangungot na mas pinili ko na lamang nakalimutan at iwan sa nakaraan. Hindi po kasi ako magandang tao, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi ako nabigyan ng magandang itsura. Pahaba ang mukha ko, medyo patusok ang baba at nakausli ang bunganga. Hindi ko alam kung papaano ako inilabas ng kumadrona sa mundong ito pero mukhang nahirapan yata siya sa pagpapaanak sa nanay ko. Dahil medyo napabigat yata ang mga kamay niya sa mukha ko kaya naging ganito ang hubog ng ulo ko. Maliban dito ay hindi rin po kaaya-aya ang mukha ko. Pango ang ilong, halos dumikit na ang kaliwang kilay ko sa kanan dahil sa pagiging makapal nito. Bilugan ang mata ko at nakausli na nga ang bunganga. Maging mga ngipin ko ay nakausli din dahilan kung bakit minsan ay hirap kong isara ang bibig ko. Maitim din po ako, Papa Dudut. Pero hindi pa doon natatapos ang pahirap sa akin ang kapalaran dahil nabiyayaan din ako ng maraming tigyawat na hindi lang maliliit kundi may medium at extra large pa. At dahil po sa kapangitang taglay ko noong bata ako, Papa Dudut, ay hindi nakapagtataka kung bakit ako ang naging tampulan ng tukso hindi lang ng mga kalaro ko kundi maging ang mga kaklase ko sa eskwelahan. Ang palayaw ko nga noon ay bisugo dahil sa bunganga kong nakanguso na parang sa isang isda. Bata pa lamang ako ay maaga kong nasaksihan kung gaano ka-judgmental ang mga Pilipino. Kahit malinis ang katawan mo, kung maitim ka naman ay hindi ka maganda. Kahit maganda ang ngiti mo, pero hindi naman pantay ang ngipin mo ay hindi ka maganda. Kahit na mabait kang tao, kung hindi mo naman kamukha ang mga artista sa TV ay hindi ka maganda. Ito ang mga bagay na napagtanto ko noong bata ako at kahit anumang kabutihang loob ang taglay ko, ay hirap pa rin akong makaiwas mula sa mga mata ng mga mapanghusgang tao, Papa Dudut. Bisugo! Bisugo! Bisugo, kinakausap kitang walang yaka. Tumingin ka nga dito. Iharap mo nga sa akin yung mukha mong pangit. Ano ba, Katrina? Kapag kinakausap kita, sumagot ka. Kung gusto mo akong kausapin, tawagin mo ako sa pangalan ko. Kanina pa kita tinatawag ah. Bisugo ako ng bisugo rito, hindi ka namamansin?
Ano, maganda ka? Hindi Bisugo ang pangalan ko. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Pirana? Ano bang gusto mo? Bakit ka na naman ba nandito? Wala lang. Trip ko lang. Sarap mo kasing sampalin eh. Kung wala ka rin namang sasabihin, aalis na ako. Saan ka pupunta? Ikaw na kausap ka ng druha ko! Bakit ka ba nananabunot? Ano bang problema mo sa akin, Katrina? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Yung mukha mo. Malaking kasalanan yung pagmumukha mo. Tuwing nakikita kita, nasisira ang araw ko. Kaya pwede ba, huwag mong ibabalandra yung pagmumukha mo sa harap ko? Nakakawalang ganang mabuhay kapag nakikita ka eh. Kung ayaw mo akong makita, huwag kang lumapit sa akin! Ang simple-simple ng problema mo, pinapalaki mo! Para ka kasing basura na pakalat-kalat eh. Nakakapulyot ka ng paligid. Ang dami mong alam! Makaalis na nga rito! Mm. Sabi, huwag mo akong tatalikuran ano kapag kinakausap kita eh! Ba't mo ako pinandidilatan? Matapang ka na ngayon? Gusto mo isubsob kita sa kinatatayuan mo? Di kita uurungan ah! Nananahimik ako rito, ikaw to ng gugulo! Huwag mo nga akong sigawan! Sisigawan kita kung gusto ko! Kapag sinaktan mo pa ako, papatulan na talaga kita! Sige nga, lumaban ka nga! Ha? Mm. Ha? Mm. Itulak mo pa ako ng isang beses, makakatikim ka na talaga sa akin! Akala mo natatakot ako sa'yo? Walang yak! Impakta ka! Huwag na huwag mo akong hahawakan gamit yung madudumi mong kamay! Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Oh, akala ko ba matapang ka? Tapos iiyak-iyak ka ngayon? Gusto mo sampalin ulit kita? Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ka ba ganit na ganit sa akin, ha? Kasalanan ko ba na pangit ako? Kasalanan ko ba na ganito yung itsura ko? Bakit? Bakit kailangan kong masampal dahil sa itsura ko? Bakit? Lumuha akong artihan dyan. Mas lalo ka pang pumapangit kapag umiiyak ka. Nakakasuka. Sa susunod, ilugar mong ugali mo sa itsura mo, ha? Huwag kang magmamaldita sa akin kasi pangit ka. At mas maldita ako kaysa sa'yo. Kapal mong labanan ako tapos iiyak ka? Feeling victim ka ngayon? Dinidepensahan ko lang naman ang sarili ko, ha? Ikaw ang nauna eh! Lumaban lang ako! Pwes, sa susunod, alam mo nang wala kang karapatang lumaban sa akin. Kapag tinawag kitang Bisugo, sumagot ka. Naiintindihan mo? Hoy, Bisugo, sagot! Oo na! Ikaw na magtapon ng basura. Uuwi na kami. Uutusan lang kasi kita tapos ang dami mong sinasabi. Sasagot-sagot pa kasi. Masampal ka tuloy. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo! Bilis, itapon mo na yung basura! Kapag nakita yan ni Sir Bukas at pinagalitan tayo, kawawa ka talaga sa akin! Papa Dudut, hindi naman puro masasamang bagay ang nangyari sa akin noong nasa high school ako. Kahit papaano, ay may mga magagandang bagay din naman na nangyari sa akin sa kabila ng mga sunod-sunod na pambubuli na natatanggap ko noon. Isa sa mga hindi ko malilimutang parte ng high school life ko ay nang makilala ko si Jigs. Kaidaran ko lamang din siya, Papa Dudut, pero sa ibang eskwelahan siya nag-aaral. Una kaming nagkita noong magkaroon ng inter-school sports competition sa lugar namin. Track and field athlete siya at maging ako. At doon ko unang nakilala si Jigs na isa ring atleta mula sa ibang eskwelahan. Pareho kaming sunog ang balat dahil araw-araw kaming nasa ilalim ng tirik na araw para mag-training. Nang minsang manalo kaming dalawa sa kanya-kanya naming laro ay pareho kaming inilaban para sa regional competition. Doon na po mas lumalim ang pagkakaibigan naming dalawa ni Jigs. Hindi rin naman po gaanong kagwapuhan si Jigs pero ika nga nila ay ang personality ng isang tao ang mas nagpapaganda sa kanilang itsura at yun po ang nakita ko sa kanya. Kahit palaging binibiro dahil sa kanyang panlabas na anyo, ay nag-uumapaw naman ang confidence ni Jigs. Hindi niya ikinakahiya kung ano siya dahil alam niya sa sarili niyang marami siyang mga bagay na kayang gawin na hindi kaya ng ibang tao.
kailanman ay hindi siya nagpa-apekto sa mga bagay na ibinabato sa kanya, kaya naman mas lalong tumaas ang pagtingin ko para kay Jigs. Matapos ang naging laban namin sa regional competition ay nanatili kaming magkaibigan ni Jigs, Papa Dudut. Naging mag-textmates kaming dalawa. Nang mga panahong yon ay si Jigs ang maituturing kong pinakauna at pinakatotoo kong naging kaibigan, Papa Dudut. Si Jigs po ang naging source of strength ko sa kabila ng mga pambubuli sa akin nila Katrina. At kahit papaano dahil sa kanya, ay kinaya ko ang mga araw-araw na pang-aalipusta sa akin. Hindi nga naglaon ay niligawan ako ni Jigs at hindi na po ako nagpakipot pa. At agad ko siyang sinagot, Papa Dudut. Pasensya ka na. Ito lang kinain ng budget ko eh. Burger tsaka soft drinks. Ano ka ba? Wala naman yan sa pagkain eh. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Kahit na maglakad-lakad lang tayo sa loob ng mall, ayos na sa akin eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Wala kang ere sa katawan. Ang cowboy mo pa, tinatanggap mo lahat ng binibigay ko sa'yo. Ang problema nga lang minsan sa mga katulad mong maunawain, palaging inaabuso. Palibasa, masyado kang mabait eh. Parang wala naman akong karapatang magreklamo. Sabi nga nila, umarte nang naaayon sa ganda. Eh, hindi naman ako maganda. Yung mga magaganda lang ang may karapatang magreklamo sa buhay. Sino naman nagsabi sa iyo niyan? Lahat ng tao may karapatang magreklamo, lalo na kung tinatapakan ka na ng harap-harapan. Minsan kasi hindi rin healthy yung oo ka na lang ng oo eh. Dapat marunong ka rin humindi. Minsan kailangan mo rin ipaglaban yung nararamdaman mo. Ewan ko, nasanay na ako sa palaging nakakatanggap ng insulto eh. Teka, sino nagsabi sa iyo na hindi ka maganda? Sabihin mo sa akin kung sino, tatampalin ko yung bunganga. Masyadong pasmado eh. Ay sus, maganda ako? Baka ikaw ang pitikin ko ang bunganga pag pinagpilitan mo maganda ako. Eh totoo naman eh. Maganda ka, Rosalie. Maganda ka sa paningin ko. Kaya nga kita niligawan kasi nagagandaan ako sa'yo. Alam mo, ang salitang ganda, nakadepende yan sa tao. Kung maganda ka sa paningin ko eh, wala na silang magagawa dun. Sinasabi mo lang yan kasi girlfriend mo ko. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Kung pangit man ang tingin mo sa sarili mo, problema mo na yun. Basta ako, maganda ka para sa akin. Yan ang sinasabi ng mga mata ko. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga lang. Bisugo? Uy, Bisugo, nandito ka pala. Jigs, alam mo mas maganda siguro kapag kainin na lang natin to habang naglalakad pa uwi. Halika na, tara na. Ha? Okay, sige. Ay, pero teka lang, ipapalagay ko lang sa plastic tong mga soft drinks natin. Huwag na, tara na. Hoy, Bisugo, kinakausap kita. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo akong tinatalikuran kapag kinakausap kita? Sandali nga, miss. Kami ba kinakausap mo? Hindi. Si Bisugo ang kinakausap ko. Sino ka ba? Kapatid mo ba to, Rosalie? Huwag mo na lang siyang pansinin, Jigs. Halika na. Ako boyfriend niya. Ikaw, sino ka ba? Bakit tinatawag mo na Bisugo si Rosalie? Ha? Boyfriend? May boyfriend ka? Pwede ba, Katrina? Huwag ka naman magsimula ng away dito. Please lang. Ang sweet naman. Yung Bisugo, nakahanap ng kapareho niyang Bisugo. Alam mo, bagay kayo. Pareho kayong pangit. Jake, sana! Sandali lang! Alis na kayo? Di pa ako tapos magsalita. Alam nyo, hanga rin naman ako sa confidence nyo. Sa labas pa talaga kayo nagdi-date? Hindi ba kayo nahihiya sa mga pagmumukha nyo? Alam nyo, dapat bago kayo lumabas, magsuot kayo ng paper bag sa ulo nyo para matakpan ang mga mukha nyo. Baka kasi matroma yung mga taong makakasalubong nyo pag nakita yung pagmumukha nyo eh. Hindi bale, magpapadrawing ako sa kapatid kong grade 1 ng mukha tapos itapal natin dyan sa pagmumukha nyo. Sure ako, mas maganda pa yung drawing niya kaysa sa mga itsura nyo. Alam mo, Katrina, kung wala ka lang din namang magandang sasabihin, pwede bang lubayan mo na lang kami? O sige, madali lang naman akong kausap eh. O siya, iiwanan ko na kayo dito, baka tuluyan pang masira ang araw ko.
Bye Bisugo 1, Bye Bisugo 2. Excited na akong makita ang magiging itsura ng mga anak nyo. Good luck sa love life nyo, ha? Sana huwag kayong magsawa sa mukha ng isa't isa. Bye! Sino ba yun? Oh, ngayon mo sabihin sa akin na maganda ako. Oh, Rosalie, sandali lang! Saan ka pupunta? Uwi na ako! Nawalan na ako ng gana. Papa Dudut, para kaming mga basang sisiw noon ni Jigs habang sunod-sunod ang pambabara sa amin ni Katrina sa publiko. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit may mga taong tulad niya na nakakahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagsira ng moral ng ibang tao. Naging pastime na yata niya ang sirain ang bawat araw ko, pero hanggang ngayon ay hindi ko makuha ang punto niya kung bakit ginagawa niya sa akin ni Katrina ang bagay na yon. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, ay umaasa akong ipaglalaban ako ni Jigs mula sa mga masasakit na salitang ibinabato sa akin ni Katrina. Pero nadismaya ako nang wala siyang ginawa tungkol doon. Katulad ko ay tinanggap lang niya ang mga pangiinsultong lumalabas mula sa bibig ni Katrina. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, ay sobrang liit ng tingin ko sa sarili ko. At kung ano man ang rason ni Katrina kung bakit niya pinapahirapan ang buhay ko, ay tiyak na nakamit na niya ang gusto niya dahil hirap na ako noon sa mga pangiinsulto na ginagawa niya sa itsura ko. Nang malaman ng buong klase na meron akong boyfriend sa ibang school, ay parabang nakarinig sila ng isang milagro. Kung makareact sila ay parabang wala akong karapatang magkaroon ng karelasyon. Nang magkaroon ng matinong boyfriend at magkaroon ng masayang buhay. Parabang sobrang mali para sa kanila na makita akong maging masaya kahit isang beses man lamang. Nang malaman ng lahat ang tungkol sa amin ni Jigs, ay mas lalo pa pong tumindi ang pambubuli sa akin sa eskwelahan, sa puntong maging buhay ni Jigs ay idinadamay na nila. Napag-alaman nilang nagbebenta ng gulay si Jigs sa palengke kasama ang lola niya, at ginamit din nila yon para maliitin ako, Papa Dudut. Sa punto pong yon ay napag-isipan ko na lamang na hiwalayan na si Jigs para matapos na ang lahat, at nang sa ganoon ay hindi na siya madamay pa sa problema ko sa buhay. Isinakripisyo ko po ang pag-ibig naming dalawa dahil lang sa mga taong ang tanging gusto ay sirain ako. Ang pakikipaghiwalay ko kay Jigs na siguro ang isa sa mga pinagsisisihan ko na nagawa ko noon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na ka, barangay! Papa Dudut, mabilis na dumaan ang mga panahon. At hindi naglaon ay nalampasan ko rin ang pinakamasamang parte ng buhay ko. Ang mga pambubuli sa akin noon ang siyang ginamit kong motivation para pagbutihin ang pag-aaral ko sa college. Kumuha po ako ng kursong Business Administration at tinapos ko po ang 4 na taon ng pag-aaral gamit ang inspirasyon na kapag nakapagtrabaho na ako ay meron na akong kakayahang baguhin ang itsura ko, na isa sa mga naging dahilan kung bakit nasira ang kabataan ko. Pagka-graduate ay agad akong pumasok bilang salesperson sa isang mobile company. At bawat sahod na natatanggap ko ay nagtatabi ako ng malaking halaga para sa plano kong pagpaparitoke. Araw-araw po ay isa lang ang laman ng isipan ko, at yon ay ang gumanda ko. Kahit paano, sa paningin ko at sa paningin ng iba ay nais ko pong maging maganda. Hindi biro ang pag-iipong ginawa ko, Papa Dudut. Bawat sentimo na kaya kong tipirin ay tinitipid ko. Lahat ng pwede kong pagkakitaan ng lihiti mo ay pinatos ko. May isa katuparan ko lamang ang ambisyon ko na baguhin ang mukha ko.
Sinimulan kong baguhin ang mga insecurities ko sa katawan sa pamamagitan po ng pagpatos ng mga kung ano-anong enhancement promos ng mga bagong bukas na beauty clinics sa lugar namin, Papa Dudut. Una ko pong pinaayos ang mga ngipin ko. Isang malayong pinsan ang napag-alaman kong kumuha ng dentistry at agad ko pong i-volunteer ang sarili ko na pagpraktisan niya. Win-win situation naman po dahil may hands-on training na siya tapos ay may libreng paayos naman ako sa ngipin ko. Sunod ko namang ipinaayos ang ilong ko nang magkaroon ako ng ex-deal sa isang kilalang beauty clinic kung saan ay libreng inayos ang ilong ko at kapalit nito ay gagawin nilang promotion ang before and after pictures ko na wala namang pong problema sa akin. Basta ang mahalaga ay maipaayos ko ang itsura ko. Nang magkaroon po ako ng sapat na ipon ay nagpadagdag naman po ako ng dibdib at nagpatapyas ng baba. Ipinaayos ang mga cheekbones ko at mas pinaganda ang bibig ko. Araw-araw din po ako nung umiinom ng whitening pills at gumagamit ng whitening products. Inabot po ng taon bago ko nakamit ang itsurang inaasahan ko. Ang mga dating ginagawang insulto sa akin ay inayos ko at pinalitan ng mas maganda. Ang dating pangit na Rosalie ay isa na ngayong magandang Rosalie. At masasabi ko po ngayon ay nakamit ko na ang confidence na matagal ko nang hinahanap simula nang magbago ang buong itsura ko. Dito na po pumasok ang ikalawang lalaki sa buhay ko, si Leo. Hi, Miss. Ano yung mga product na ino-offer nyo? Hello, good afternoon, sir. Ano po bang hanap nyo? Naghahanap po ba kayo ng bagong cellphone? Marami po kaming bagong model ngayon. Kung gusto nyo po, pwede muna kayong pumasok sa loob para maipaliwanag ko po sa inyo yung mga product namin. Ah, mga cellphone pala binibenta nyo. Sige, tara sa loob para makita ko. Pasok po kayo. Para kanino po ba yung hanap ninyo? Para po ba sa inyo? Actually, hindi talaga ako naghahanap ng phone eh. Kakabili ko lang din kasi nitong phone ko. gusto ko lang sana na... Gusto ko lang sanang itanong ko ano pangalan mo. Ah, ganun po ba? Naku, pasensya na po kayo, sir. Nasa kalagitnaan po kasi ako ng trabaho ngayon. Bawal po kasi sa amin na makipagchismisan habang naka-duty. Ganun ba? O sige, mag-i-inquire na lang ako. Kung bibili ba ako, sasabihin mo na pangalan mo? Ako po si Rosalie. Hello, Rosalie. Ako si Leo. Nice to meet you. Nice to meet you rin po. Ano po bang klaseng phone ang hanap ninyo? Pang gaming po ba? Kung yung pangmalakasan ang gusto nyo, sakto po ang dating nyo. Kasi may dalawa kaming bagong release na model ngayon. Ano ba yung latest? Ito po, bagong release lang to last week. Mainit-init pa, sir. Maganda tong pang selfie. Tsaka fast charging din. Tapos aabot ng mahigit sa isang araw ang battery life. Kapag kinuha nyo po ito, meron po kayong isang taong warranty basta itago nyo lang po yung resibo. Isang taon? Eh ikaw, ilang taon ka na ba? Ako po. 28 na po ako, sir. Pero ito pong phone na to, maganda rin po to for gaming. Malaki yung memory storage tsaka may extra RAM din po. Kung gusto niyo naman ng dual SIM, meron po kami nitong... Sige, kukunin ko na yan. Alin po ang kukunin niyo, sir? Yung fast charging po ba o yung dual SIM? Yung phone number mo sana. Pwede bang makuha ang phone number mo? Naku, kayo talaga, sir. Kung gusto niyo, ilalagay ko na lang po yung number ko sa cellphone na bibilihin ninyo. Magaling ka mag-sales to, ha? O sige, kung isang cellphone ang kapalit ng number mo, kukuha ko ng isa. Talaga, sir? Yung totoo po. Oo nga. Ano ulit ka, may mas maganda? Ito po, itong isa. Kaka-release lang po nito last week. Ano pong gusto niyong kulay, sir? Pili na po kayo. Ikaw nang bahala. Basta yung kasing ganda mo, ha? Alam niyo, sir, ako yung nagbebenta sa inyo ng produkto pero ikaw tong mas mabulaklak ang dila. May bebenta rin po ba kayo sa akin? Masyado bang mabulaklak ang dila ako? Ganito kasi talaga ako kapag may natitipuhan ako. Nililigawan ko na kagad. Mahirap na, baka makuha pa ng iba. Habang may opportunity, sunggab lang na sunggab. Alin po bang tinutukoy nyo, yung phone o... Ikaw. Ikaw ang tinutukoy ko.
Yung puso mo, naka-reserve na ba sa iba? Wala pa po akong boyfriend. Single na single po ako ngayon at ready to mingle. Kung ganun, pwede ba kita maayang kumain? Early dinner, bago magsara tong mall. Ah, teka, anong oras na ba? Ay, may 1 hour pa po bago matapos ang duty ko. 4 o'clock po kasi ako nag-out eh. Willing to wait. Ang mga tulad mong magagandang dilag, dapat hinihintay. Kung papayag ka makipag-date sa akin mamaya, hihintayin talaga kita. Pero huwag mo akong paasahin ha. Baka mamaya oo ka, tapos bigla mo akong indyanin. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi ako umuurong sa mga pangakong binibitiwan ko. Hindi ako marunong mag-ghost, no? Dapat lang. Kasi hindi ka naman mukhang multo. Mas mukha kang anghel. Kayo talaga, sir. Sandali lang po ha. I-check ko lang po yung phone na binili nyo. Actually, mas maganda ko ikaw na lang mag-abot sa akin yan mamaya. Babayaran ko na ngayon, tapos ibigay mo sa akin mamaya pagkatapos ng duty mo. Okay ba yon? Maghahanap na lang muna ako ng lugar para sa first date natin. Habang hinihintay kita matapos sa duty mo. Ganong kalaki ang tiwala niyo sa akin, sir? As in, iiwan niyo sa akin tong phone? Hindi mo naman itatakboy, di ba? Hindi naman po, pero kahit na. Madali lang ba talaga kayo magtiwala sa mga tao? Naku, sir, lapitin kayo ng mga scammer kung ganyan ang ugali niyo. Huwag ka mag-alala. Marunong akong kumilatis ang tao. Alam ko yung mga totoo sa hindi. Ano, dinner date? Ah, oh, sige po, sir. Kayo pong bahala. Papa Dudut, kakagaling lang noon ni Leo mula sa isang high-end na shoe store para bumili ng bagong sapatos nang mapadaan siya sa pwesto namin. Nakatoka ako noon sa labas para magaya ng mga customer at ipaalam ang bagong labas na modelo ng cellphone ng aming kumpanya. Nung una ay hindi ko siya pinansin. Sa trabaho kasi namin, Papa Dudut, ay alam na namin kung sino-sino ang mga taong dapat na i-approach at hindi kasama rito ang mga tipo ni Leo. Sila kasi yung mga tipo ng mayayamang tao na mahirap idaan sa sales talk at minsan ay hirap pa sila at hindi pa sila namamansin kaya hindi na kami nag-aksya pa ng oras para ayain sila sa loob ng shop namin. Simple lang naman noon ang damit ni Leo, simpleng polo shirt at cargo shorts ang suot niya pero branded ang mga ito. Suot pa lamang ng narilo at bit-bit na paper bag ay hindi na may kakailang nakakaangat siya sa buhay. Nang makita ko ni Leo ay siya na mismo ang tumigil sa harapan ko at nagtanong kung ano ang ino-offer kong produkto. Pero ng mga oras na yon ay alam ko nang hindi lang ang produkto namin ang habol niya. Nang makuha ni Leo ang contact number ko ay mabilis siyang nakipagkilala sa akin. Hindi ko naman na tinanggihan ang pagkakaibigang inalok niya dahil sino ba naman ako para mang snub ng isang tulad ni Leo na bukod sa mayaman ay may itsura din. May dugong Chinese si Leo at nagmula sa angkan ng mga businessman. May sarili din siyang business sa food industry at hindi lang ito. Isa kundi tatlo pa. Isang restaurant, isang milk tea shop at isang food court. Papa Dudut, umabot din ang mahigit 2 buwan ng palitan namin ni Leo ng chat at text messages. Sa loob ng 2 buwan na yon, ay ilang beses na rin kaming nag-date sa labas. For the first time ay noon ko lang naramdaman kung paano ang makatanggap ng mga papuri dahil sa taglay kong ganda. Sa unang pagkakataon ay meron na rin isang taong naka-appreciate ng physical kong itsura. Simula noong magbago ang itsura ko, Papa Dudut, ay unti-unting nawala na ang mga insultong nakasanayan ko na naririnig mula sa mga kakilala ko. Hindi nga nagtagal ay buong puso kong tinanggap si Leo sa buhay ko at tumayo ako bilang kanyang girlfriend. Salamat sa paghatid ha. Wala yun. Trabaho ko to bilang boyfriend mo. Gusto mo bang pumasok na muna sa loob? Sure, why not? Ngayon lang ako makakabisita sa bahay nyo simula nung naging tayo. Halika, pasok ka. Pagpasensyahan mo na tong maliit naming bahay ha. Hindi kasing laki ng mansyon nyo. Wala namang problema sa maliit na bahay eh.
Kasama mo dito mga magulang mo? Oo, kasama ko dito si nanay. Huwag ka mag-alala, tulog na yon, panigurado. Gusto mo ba nang may inom? Kape? Juice? Tubig na lang. Ah, sige, sandali lang ha. Kukuha ko sa kusina. Hindi naman kayo mahilig sa pictures, no? Ang dami niyong picture frames, ha? Ha? Ah, oo. Mahilig dati sa camera ang tatay ko. Marami pa nga kaming photo albums na nakatago sa kwarto eh. Trabaho niya kasi mag-develop ng pictures noon bago siya mamatay. Hindi pa uso smartphones noon. Ito yung tubig mo, oh. Salamat. Wala ka na palang tatay? Pwede ko bang tanungin kung ano nangyari? Kung ayos lang sa'yo na magkwento. Na-aksidente siya nung college ako. Bumangga sa poste ng ilaw yung minamaneho niyang sasakyan. Lasing kasi, kaya yun, nawala ng kontrol. Ganun ba? Ang dami niyo pala magkakapatid? Pero, kanina ko pa tinitignan itong family picture niyo. Nasaan ka rito? Aling picture ba? Patingin? Ah, ito ba? Ako yung nasa gilid. Nene pa ako dyan. Bagong graduate lang ako sa high school dyan eh. Ikaw to? Bakit parang... Parang ang layo yata ng itsura mo dati. Ha? Naku, mahabang kwento eh. Kwento mo na, makikinig ako. Nung bata kasi ako, hindi talaga ako kagandahan. Makikita mo naman sa mga picture dyan. Masyado kasi ako nabully nung bata ako, kaya yun, nung lumaki ako… Ah, puberty. Hindi, nung nagkatrabaho ako, nagpa-enhance ako ng mukha. You mean, nagparitoke ka? Oo. Masyado na kasi akong insecure nun sa itsura ko eh. Kaya nung nagkapera ako, nagpaayos na ako ng mukha. Ah, I see. Anong mga pinagawa mo? Naku, marami. Tulad nitong ilong ko, nagpatangos ako ng ilong. Tapos pinabawasan ko tong labi ko. Nagpadagdag din ako ng cheekbones. Pinaayos ko rin ng jawline ko. Tapos yung pinakahuli, pinagalaw ko tong eyelids ko. May natitira pa bang natural sa mukha mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Parang nagalaw na yata ng doktor lahat ng parte ng mukha mo eh. Bakit? Masama bang magpaayos ng mukha? Hindi naman, pero sana sinabi mo sa akin nung una tayo magkakilala na nagparitoke ka pala. Kailangan ba? Anong gusto mong sabihin ko? Hi, I'm Rosalie, retokada ako. Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ang ibig ko sabihin... At least sana nabanggit mo man lang sa akin na nagpa-enhance ka pala. Para kasing, alam mo yun, parang niloko mo ako eh. Ha? Paano kita niloko? Kung ano ako nung una mo ako nakita, ganito na ako hanggang sa dulo. Saan banda kita niloko? Para kasing catfishing ang labas eh. Kumbaga sa online chat, nagpadala ka ng peking mukha. Ha? Anong pinagsasabi mo, Leo? May problema ba kung retokada ako? Kung ano man yung itsura ko noon, nakaraan na yon. Ito na ang itsura ko ngayon. Ganito na ang mukha ko ngayon. So bakit parang issue sa'yo na pangit ako noon? Rosalie, sorry. Hindi ko intensyon na ma-offend ka. Pero kasi... Alam mo, umuwi ka na lang muna. Gusto ko na rin magpahinga eh. Pagod ako sa trabaho. Sige. Tawagan na lang kita mamaya. Kung bahala. Papadudot, isang buwan lang ang tinagal ng relasyon namin ni Leo. Siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin nang malaman niya ang dati kong itsura. Actually, ang hindi siya nakipaghiwalay. Nawala na lamang siyang bigla na parang bula. Hindi na siya nagre-reply sa mga text messages ko at hindi na rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Para siyang multo. Bigla na lang nawala. Nakakalungkot lang dahil totoo ko siyang minahal. Ang hindi ko alam ay ang pisikal na anyo ko lang pala ang habol niya. Kung kailan unti-unti nang nabubuo ang self-confidence ko ay saka naman ito binasag ni Leo. Isang panibagong security tuloy ang nabuo simula nang iwanan niya ako at eto ay ang pagiging praning ko na baka malaman ng mga tao sa paligid ko na retokada lamang ako. Kung dati-rati ay minamata ako ng mga tao dahil sa kapangitang taglay ko, ngayon ay minamata ulit nila ako dahil sa bago mukha ko. Hindi ko na alam papadudod kung bakit napakahirap i-please ng mga tao. Pinalitan ko na ang lahat, pinaganda ko na ang bawat parte ng katawang ko. Pinaayos ko na ang mga mali, pero bakit kahit halos magbago na ang itsura ko, ay patuloy pa rin ang pang-iinsultong natatanggap ko sa mga tao.
at mas masahol pa ngayon, Papa Dudut. Dahil bukod sa personal na pambubuli ay nakakatanggap din ako ng cyberbullying mula sa mga taong hindi ko namang kilala. Pero wagas kong makapag-comment sa buhay ko. Retokada raw ako, pege raw ang mukha ko at wala na raw akong parte ng katawan na natural. Dahil lahat ay nagalaw na ng doktor. Kung noon ay bisugo ang tawag nila sa akin, ngayon naman ay salamat Doc ang ibinabatong pang-iinsulto sa akin. Hindi ko na po noon alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. May nasasabi sila noon dahil pangit ako. Pero ngayong maganda na ako ay may nasasabi pa rin sila. Para makaiwas sa mga bashers ay pansamantala na muna akong lumayo sa social media accounts ko. At iginugol ko na lamang ang buong oras ko sa pagtatrabaho. Papadudot, aaminin ko na medyo natagalan bago ko nakapag-move on mula kay Leo dahil totoo ang pag-ibig na ibinigay ko sa kanya. Siguro ay marupok lang talaga ako. Gawa ng ngayon na lang ako nakatanggap ng atensyon mula sa mga kalalakihan dahil sa bago kong itsura. Kaya naman nang muli kong makita si Jigs, ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso, ay para akong nanumbalik sa pinakamasayang parte ng aking nakaraan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na kabarangay! Papadudod, sobrang laki ng pinagbago ni Jigs simula noong huli ko siyang nakita. Noong nagkahiwalay kasi kami noon ay nawala na kami ng komunikasyon sa isa't isa hanggang sa tuluyan nang nagkalayo ang landas naming dalawa. Kaya naman laking gulat ko noong muli ko siyang makita. Sunog pa rin naman ang balat niya pero hindi na kasing itim ng tulad sa dati. Ngayon ay kuminis na ang balat niya. Pangu pa rin ang ilong niya pero hindi na ito ang una mong mapapansin sa kanya. Naka-jackpot yata siya sa puberty stage dahil mas naging defined ang mga feature ng katawan niya. Mas lumabas ang magagandang asset sa kanyang mukha dahil siguro nagkalaman na siya ngayon at hindi tulad noon na payatot. Nagkaroon siya ng jawline at umumbok ang mga pisngi. Mas kumisig din ang katawan na parabang babad sa gym. Malinis na siyang tingnan, hindi katulad noon na parang wala siyang pakialam sa kanyang panlabas na anyo. Sobrang saya ko noon nang muli kong makita ang kaisa-isang tao na naging kakampi ko noong nalugmok ako sa buhay ko. Parabang bumalik ang dati naming koneksyon noong muling magtama ang mga mata namin. Agad ako nagpakilala kay Jigs nang mamukhaan ko siya sa isang bar. Nung una ay nalito siya dahil hindi niya ako nakilala. Pero matapos kong ikwento sa kanyang lahat ng pinagdaanan ko ay mabilis ding nawala ang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Aaminin ko, papadudot, na noong muli kong makita si Jigs ay nanginayang ako at malaking naging panghihinayang ko dahil pinakawalan ko ang katulad niya. Kung ikukumpara ko si Jigs kay Leo ay di hamak na mas totoo at puro ang pagmamahal niya sa akin. Minahal niya ako kung ano ako. Tinanggap niya ang totoong ako. Sobrang laki ng pagsisisi ko na hiniwalayan ko siya dahil lang sa maaaring sabihin sa amin ang mga taong nakapaligid sa amin. Sobrang babaw ng rason pero huli na noong mapagtanto ko ang pagkakamaling nagawa ko, Papa Dudut. Makapunta nga muna sa CR sandali. San ba dito yung CR? Shucks, grabe. Lasing na yata ako. Oy! Sorry! I'm so sorry! Jigs? Oh my gosh, ikaw nga! Kumusta ka na? Ang laki na nung ipinagbago mo ah!
Pasensya na, miss, ha, pero magkakilala ba tayo? Wow, nakalimutan mo na ako? Ako si Rosalie, noong high school. Rosalie? Rosalie? Yung ex ko? Ako nga! Wow! Pero ikaw ba talaga yan? Ibang-iba na itsura mo, ha? Ah, oo nga pala. Wait lang, magpapakilala ulit ako sa'yo, ha? Hi! Ako si Rosalie at retokada na ako! Talaga? Nagparito okay ka ng mukha? Bakit? Oo! Buong mukha! Tinatanong mo kung bakit? Ewan ko eh, kasi nga, pangit ako nun, diba? Hindi ko sure. Ang laki na nga ng ipinagbago mo. Di nga kita ng mukhaan eh. Pasensya ka na. Gulat ka, no? Ano, maganda ba naging transformation ko? Dati ka pa naman maganda. Pero aaminin ko, yung ganda mo ngayon, gandang pang-artista na. Ano palang ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Ah, kasama ko mga kaibigan ko. Day off ko kasi bukas, kaya nag-aya na ako na maglasing kahit ngayon lang. Broken-hearted kasi ako eh. Ah, ganun ba? Mukhang naparami ka na yata ng inom, ah. Hindi naman, tipsy lang. Eh ikaw, kumusta ka na? Ikaw rin nagbago na itsura mo, ah. Ang pogi mo na ngayon. Tingnan mo nga yung muscles mo, pumuputok, oh. Natuto na rin ako magayos kahit papano. Medyo na-addict nga ako sa gym nitong mga nakaraang buwan, kaya eto. Eto yung naging resulta. Medyo umalis, ha? Grabe, no? Natatandaan mo pa nung palagi tayong inaasar dati dahil sa itsura natin. Ngayon, pareho na tayong may itsura. Hindi na nila tayo lalait-laitin. Oo nga. Hindi ko makakalimutan yung panahong nakakatanggap pa tayo ng mga panlalait. Kaya ka nga nakipaghiwalay sa akin noon eh, kasi hindi ako gwapo, di ba? Tandang-tanda ako pa yung sinabi mo sa akin na mas lalo ka nabubuli dahil ako yung boyfriend mo. Sino ba naman kasi ang hindi pagtatawanan? Dalawang pangit na pinagtagpo ng tadhana, di ba? Naalala mo pa ba yun? Sorry sa mga nasabi ko noon, ha? Hindi ko naman talaga gustong saktan ka eh. Hindi ko na talaga kasi kaya yung mga pangaasam nila sa akin noon. Kaya naisip ko na hiwalayan na lang kita. Ano ka ba? Hayaan mo na yun. Past is past. Tsaka pareho naman tayo nakamove on na eh, di ba? Eh paano kung ibalik natin yung dati? Anong ibalik yung dati? Tinatanong pa ba yan? Teka lang, sandali! Sandali lang! Bakit mo ako inalikan? I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi… Rosalie, may girlfriend na ako. Heto nga, oh. May singsing na ako. Tingnan mo itong daliri ko. Engaged na ako sa girlfriend ko. Kaya hindi na natin pwedeng ibalik yung dati na sinasabi mo. Oh my gosh! I'm so sorry. Sorry talaga, ha? Hindi ko naman alam eh. Sorry. Nadala lang kasi ako. Hala, nakakahiya. Pasensya na. Lasing na ako. Ay, okay lang. Naiintindihan naman kita eh. Nandito ba yung girlfriend mo? Wala, hindi ko siya kasama ngayon. Kasama ko yung mga kaibigan ko. May pa-bachelor party sila para sa akin. Next week na kasi yung kasal namin ng girlfriend ko eh. Okay. Congratulations sa inyong dalawa, ha. Sorry talaga sa ginawa ko. Kalimutan mo na lang yung nangyari, please. Walang problema. O paano? Maiwan na kita, ha? Nahanap na yata ako ng mga kasama ko eh. Sige, enjoy, enjoy! Congratulations ulit! Maraming salamat. Enjoy ka rin, ha? Mag-ingat ka palagi, Rosalie. Sige. Bye! Ay, ang tanga-tanga mo talaga, Rosalie! Papa Dudut, minsan ay napapaisip na lamang ako na nakakatawa talaga ang takbo ng mundo. Minsan may mga taong bigla na lang sinuswerte at ang kapalaran na mismo ang humuhulma sa kanilang buhay. Tapos may mga katulad ko naman na kinakailangang paghirapan ang bawat galaw para lamang makamit ang inaasahang pagbabago. Ang problema nga lang kahit na anong paghihirap ang gawin ko ay ganun pa rin. May masasabi pa rin ang mga tao sa akin. Ang naging pagkikita namin ni Jigs, ang siya na rin na huli. Hindi na lang po ako nag-effort pa na ibalik ang dating relasyon naming dalawa, lalo na't engaged to be married na siya. Ayaw ko rin namang makasira ng relasyon at baka karmahin pa ako, kaya naman hinayaan ko na lamang si Jigs sa kanyang buhay. Habang buhay ko na lamang na pagsisisihan
ang ginawa kong pagsira sa puso niya noong bata pa lamang kami. Mabilis na lumipas sa mga taon at isang high school reunion ang plinano ng batchmates ko. Noong una ay hindi ko ito pinapansin dahil hindi naman naging maganda ang buhay ko noong nag-aaral pa ako. Sa katunayan nga ay ni isa ay wala akong friends sa batchmates ko sa social media. Tuluyan ko na silang inalis lahat sa buhay ko nang makapagtapos ako. At ngayon, heto at sunod-sunod ang pag-contact nila sa akin na parabang hindi sila naging kontrabida sa buhay ko noon. Papadudot, wala talaga akong planong umaten sa nasabing high school reunion. Bukod sa galit pa ako sa mga kaklase ko noon ay may bitbit din akong takot na baka kutyain ulit nila ako ngayon dahil sa pagpaparitoke ko naman. Sapat na sa akin ang mga bashers ko online at ayoko nang madagdagan pa ang bigat sa dibdib ko. Kaya naman minabuti kong huwag na lamang magpunta sa reunion. Kaso nang puntahan ako ng taong pinakaayaw kong makita, si Katrina, sa bahay upang personal na imbitahan, ay doon na nagbago ang pasya ko. Nandito na po ako. May natanggap akong notice ng bill sa kuryente ah. Akala ko ba nakabayad na kayo? Katrina? Anong ginagawa mo dito? Hi! Lumabas si mama mo, may bibilin daw. Pinapasok na niya ako, sabi antayin na lang daw kita rito. Ba't ka nga nandito? Minimessage ka kasi namin sa Facebook, eh hindi mo naman binabasa yung mga messages namin. Kaya nagdesisyon akong kitain na lang kita ng personal. Eh gusto sana kitang kausapin tungkol sa plano ng batch natin na high school reunion. Hindi ako pupunta doon. Hindi ako interesado sa reunion na sinasabi mo. Kaya nga hindi ako nagre-reply, di ba? Sana doon pa lang na gets nyo na na wala akong planong umaten sa reunion ninyo. Pero bakit? Ito na lang ang pagkakataon natin para mag-get together ng magkakaklase. Tapos hindi ka pa pupunta? May amnesia ka, te? Nalimutan mo na ba yung mga ginawa ninyo sa akin nung high school? Ako kasi ramdam ko pa hanggang ngayon yung sampal mo sa pisngi ko nun eh. Rosalie, matagal na yun. Bata pa tayo nun. Hindi pa ako mature mag-isip noon. Kung nasaktan man kita, I'm sorry. Humihingi ako ng tawad sa'yo sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat ng mga nasabi ko. Sa lahat ng pagpapahiyang ginawa ko sa'yo noon. I'm sorry. Ganun lang? Sorry lang kasi isip bata ka pa noon? Hindi mo ba alam kung gaanong trauma yung inabot ko dahil sa'yo? Alam mo ba na ni isang beses ayokong balikan yung nakaraan ko kasi lahat ng yon, lahat ng mga alaalang yon, puro pa sakit lang ibinigay sa akin. Minsan nga, binangungot pa ako eh. Alam mo kung sinong nasa panaginip ko? Ikaw! Sobrang laki na naging impluensya mo sa buhay ko na imbis na mag-ipon ako para sa nanay ko, para sa future ko, inuna ko ang insecurities ko sa katawan ko para lang mapaganda ang sarili ko. Sa kagustuhan kong makalimutan ang lahat-lahat ng ginawa niyo sa akin, pati mukha ko, pinalitan ko. Kulang na nga lang pati pangalan ko, palitan ko na rin eh. Ganong kalaki yung butas ng ginawa mo sa buhay ko, Katrina. Tapos ngayon, nandito ka na para bang walang nangyari sa atin? Gusto mo sumali ako sa lecheng reunion ninyo? Ha, para ano? Para balikan ko ulit yung masasakit na alaalang nangyari sa akin? Hindi na! Natuto na ako! Alam kong masakit para sa'yo ang mga nangyari. Hindi ko alam. Hindi ko alam na... na ganito pala kagrabe ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Hindi ko alam na ganito pala ang naging impact ng pambubuli ko sa'yo noon. Sana mapatawad mo ako, Rosalie. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa totoo lang, kinakarma na nga ako sa mga ginawa ko noon eh. Kung kailan pilit na akong nagbabago, saka naman ako binalikan ng karma. Mabuti nga sa'yo para matauhan ka. May cancer ako. Stage 3. Sa bituka. Sorry, hindi ko alam. Kaya naisipan ng batchmates natin na mag-reunion.
kasi baka hindi ko na maabutan yung iba pang reunion ng klase natin. May taning na ang buhay ko, Rosalie. Ito na siguro ang karma ko sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko noon. Kaya maniwala ka sa akin na pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko sa'yo. Lahat ng pangiinsulto, pananakit, ang pagsira ko ng high school life mo. Pinagsisisihan ko na lahat ng yon. Sana mapatawad mo ko. Totoo ba? Kung totoong may sakit ka, bakit wala ka sa ospital? Hindi ba dapat nagpapakimo ka? Ilang taon na rin ako nagpapakimotherapy. Wala namang nangyayari eh. Nagsusunog lang ako ng pera. 3 months na akong tumigil sa pagpapagamot. Niyakap ko na lang yung kapalaran ko. Kako, enjoy ko na lang tong nalalabing araw ko sa mundo. Kesa nakahiga sa ospital. Mas mabuti na habang kaya ko pa eh, gumawa na ako ng memories kasama mga taong maiiwan ko. At saka, gusto ko rin humingi ng tawad sa mga taong naagrabyado ko. Ay. Pero alam mo, mukhang maganda nga yung naging desisyon ko. Tignan mo, mas lumakas pa ako simula nung lumabas ako sa ospital. Although sabi ng doktor, baka anytime pwede akong malagutan ng hininga kasi tumigil na ako sa pagpapagamot. Rosalie, kaya mo ba akong mapatawad sa mga naging kasalanan ko sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Sobrang laki ng pagkasuklam ko sa'yo. Alam mo, bato na tong puso ko pagdating sa'yo eh. Sorry pero hindi ko pa talaga kaya. Hindi pa kita kayang patawarin. Okay lang. Basta ang mahalaga, nakapag-sorry na ako sa'yo. Hindi pa siguro ngayon pero umaasa akong sana sa hinaharap eh mapatawad mo na ako. Kung ayaw mo talagang sumama sa reunion natin, hindi na kita pipilitin. Pero gusto ko lang na malaman mo to, Rosalie. Maganda ka. Maganda ka ngayon. At maganda ka rin noon. Alam kong hindi lang ako ang taong nagsabi niyan sa'yo pero tama ang sinasabi nila na hindi lang sa panlabas na itsura na aayon ang salitang ganda. Corny man pakinggan pero ang kagandahan ng isang tao nanggagaling talaga sa loob at hindi sa labas. Tandaan mo, ipinanganak ka para mabuhay, hindi para gawing masaya ang buhay ng ibang tao. Kung ano man ang opinyon nila sa'yo, hayaan mo sila. Basta ang mahalaga, masaya ka. Makontento ka. At higit sa lahat, wala kang tinatapakang tao. Sana matanggap mo na ang sarili mo. Sana balang araw, matanggap mo ang totoong ikaw. Ah, sige, maiwan na kita. Katrina, sandali lang. Salamat. Papa Dudut, sino ang mag-aakalang ang bully ko noong high school ako na naging dahilan kung bakit hirap ako ngayong makabuo ng self-confidence ay siya rin pala ang taong magpapabalik ng confidence na ito. Sa naging pag-uusap namin ni Katrina ay doon ko napagtanto na wala sa nakaraan ko ang mali kundi sa akin mismo. Hindi kasi ako masyadong believe sa sarili ko kaya nahirapan akong humugot ng confidence sa matagal ko nang hinahanap. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Katrina ay natutunan kong baguhin ang mindset ko sa buhay. Kinaya nga niyang magbago kaya paniguradong kayang-kaya ko rin ang magbago. Sa totoo lang ay wala dapat akong baguhin sa buhay ko kundi ang kailangan ko lang ay ipakita kung ano ang totoong ako. Nitong mga nakalipas na taon ay masyado akong nakatutok sa plano kong baguhin ang panlabas kong anyo. Dahilan kung bakit itinago ko ang totoo kong personality. Namuhay ako base sa mga kagustuhan ng mga tao sa paligid ko. Ginawa ko mga bagay na magpapasaya sa kanila pero sa huli ay ako pa rin ang naiiwang malungkot. Pilit ako naghahanap ng validation mula sa publiko. Palagi kong pinoproblema kung ano ang magiging itsura ko, kung ano ang magiging tingin sa akin ng mga tao.
Masyado akong na-absorb sa kagustuhan nila sa puntong hindi ko na alam kung ano ang gusto ko mismo. Sinusubukan kong magpakatotoo, binabaliwala ko kung ano ang isinisigaw ng lipunan. Hindi ko na binibilang kung ilang tao ang nagla-like sa mga Facebook posts ko. Hindi ko na kinakailangang magdagdag ng filter at mag-edit ng pictures ko. Hindi ko na pinoproblema kung kita ba ang dagyawat ko sa mukha ko. Inaalagaan ko ang sarili ko para sa kapakanan ko at hindi dahil para sa mga tao sa paligid ko. Papadudot, maniwala kayo at sa hindi ay doon ko lamang nakamit ang inaasam na kapayapaan sa puso ko. Naging kontento ako sa buhay ko at doon na ako kinampihan ng kapalaran. Kung kailan natutunan ko nang mahalin ang sarili ko ay doon naman dumating ang blessing sa buhay ko, si Jerome. Ang lalaking minahal kung ano ako ngayon at kung ano ang pinagdaanan ko noon. Minahal niya ako kung ano ang nakaraan ko sa kasalukuyan at pati na rin sa maaring future ko. Ngayon ay engaged na kaming dalawa at nakatakda ng magpakasal bago ko pa man ipanganak ang panganay namin. Gusto ko rin sana noong dumalo sa high school reunion namin pero hindi umayon ang schedule ko kaya hindi rin po ako nakapunta. Sa sumunod na taon ay tuluyan ng ginupo ng sakit na cancer si Katrina at di kalaunan ay nagpaubaya na lamang siya sa kamatayan. Papadudod, sumulat po ako sa inyo para magsilbing inspirasyon para sa mga kababaihan. Huwag nating trabahuhin kung ano ang magiging opinyon ng mga tao sa atin bagkos ay ayusin natin ang buhay natin para sa ating sarili at para na rin sa mga taong minamahal natin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rosalie. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.